very good message today, and I want to share to you about the ability to get well. Very interesting. Paano ba tayo umaman? Pero pag sinabi kong umaman, kasi ang paman tayo lagi ay yung kayamanan pera, marami kang ari-arian dito. Pero it's more than that. Pag sinabing mayaman ka sa Panginoon, kasama yung mga bagay na material, kasama yung patos. Pero higit pa doon. At paano ba ito nakakamit? Paano ba ito nai-enjoy? Paano ito in-enjoy ng mga unang bayan ng Diyos? At ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Magandang ito, paano ito natin may i-apply o mai-link o para natin ito mangyayari din sa ating panahon. Okay, in the book of Deuteronomy, Deuteronomy, chapter 8, verse 1 to 5. Okay? I want you to open in the book of Deuteronomy, chapter 8, from verse 1 to 5. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito para mabuhay kayo ng matagal at dumami at makapanirahan sa lupain ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Alalahanin niyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto. Sa loob ng 40 taon, ginawa niya ito upang turuan kayong magpahumbaba at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. Kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi, ibinaba niya kayo sa pamagitan ng paggutom sa inyo at pagkatapos, binigyan niya kayo ng mana, isang klase ng pagkain na hindi pa niyo natitikman, maging ng inyong mga ninuno mula pa noong una. Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lahat, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Para ituro sa inyo na sa loob ng 40 taon, hindi na luma ang mga damit ninyo at hindi na magaan inyong mga paa. Ang mga paa ninyo sa paglalakbay, dapat ninyong mag-isip na gaya ng pagdisiplina ng ama sa kanyang anak. Ang Panginoong inyong Diyos ang dumidisiplina sa inyo. Ang inyong Diyos sa kanyang salita. Okay, are you listening? Okay, are you ready? Kinausap ni Moses ang mga Israelita bago pa sila pumasok sa tinatawag na Promised Land. Okay? Ipinalala niya sa kanila na sila ay may ugnayan o meron silang koneksyon sa Panginoong Diyos na ayon sa pangako at kanilang kasunduan. Ito, from the very beginning, sa promise of God, ito ay tipan ng Diyos kay Abraham, at ito ay pinapaalala muli ni Moses sa kanila. Ang kasunduan ito ay dinadag ng Diyos mismo dahil sa kanyang kabutihan na sumasaklaw sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. Pag sinabing kabutihan ng Panginoon, hindi lamang ito sa isang bahagi ng buhay. Minsan ang tao, kapag tayo ay nabubuhay lang sa bagay na ating nakikita, kaya ang iniisip natin ay lagi tayong magiging masaya, payapa, kung tayo may pera. Kung tayo may sasakyan, may magarang damit, ano ba't lahat ang kailangan matiyan? Pero naranasan na natin ngayon sa pamagitan ng pandemya na hindi lang pala pera ang mahalaga. Importante rin naman na patuloy na may supply ng pagkain kasi aanin mo ang maraming pera kung wala kang mabiling pagkain. Aanin mo naman ang maraming pera kung wala kang mabiling damit. Kaya kailangan tumakbo yung ekonomiya. At ito ay bagamat binigay ng Diyos sa tao ang pamamahala sa katangbal. Pero nasa kamay pa rin ng Diyos ang tinatawag nating buhay na may kaayusan. So, hindi mali na meron tayong kabuhayan, pero ang pagkakamali ay tuon natin ituon at isandig o tinatawag na doon tayo magtiwala doon sa ating kayamanan
nakikita at nakuha ang katamaan. So, sinasaklaw ng Panginoon ang lahat ng bagay. So, magkita ng kanyang kabutihan. Makikita sa pahayag na ito na isa sa mahalagang bahagi ng kasunduan ang pangako ng Diyos na tugunan ang pangailangan ng kanyang mamamayan. Kasama doon sa tipa ng Panginoon. Kasama doon sa kasunduan nila sa Diyos. Kung susundin ninyo ay mga utos, kasama sa kasunduan na tugunan ang pangailangan nating lahat. Nung tayo'y makakilala sa Panginoon, kasama ito sa kasunduan. Hindi lamang tayo basta nananampalataya. Kasama sa kasunduan na tugunan din ang ating pangangailangan. Ibinigay niya ang pangako ito kay Abraham. Katulad na ay kong nabanggit kanina. So dapat po natin itong lagi alalahanin. Ito'y pangako ng Panginoon mula pa kay Abraham. Bago pa man niya sinabihan ng mga Israelita na maging maingat sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Bago pa dumating yung tinatawag na kautusan sa panahon ni Moses, nandun na ang pangako ng Panginoon na tutugunan niya ang lahat ng pangailangan ng mga taong nagtitiwala at yung mga taong minamahal o tinatawag niyang bayan. Kaya, importante maging bahagi tayo ng bayan ng Diyos. No? Yun ang misang hindi makikinig. Akala ko ng iba, lahat ng tao ay mahal ng Panginoon. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng tao ay bahagi ng bayan ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay bahagi ng mamamayan ng kaharian ng Diyos. Bagamat mahal ng Diyos ang lahat ng tao, pero ang tao binigyan niya ng pagkakataon na pumili. At pinili ni Abraham hanggang kay Moses, pinili nila ang sumunod at sambahin ng Diyos, siya ang paglingkuran. At naroon naman yung pangako niya sa mga tao na handang sumunod at maglingkod sa kanya. Inutusan sila ni Moses yung mga Israelita na ito pa rin ang bahagi nila sa kasunduan. Sa isang kasunduan, lagi naman itong dalawang, hindi pwede magkasunduan ng isang tao. Pero pag individually, physically speaking, hindi pwede magkasunduan ng isa, laging ito ay between sa dalawa o marami. No? Kung tutusin, ito ay between God and man. No? Ito ay kasunduan ng Diyos at ng tao. Ngayon, ang bahagi ng Diyos, ito pa rin ang kanyang mga pangako sa kasunduan. Tama po ba? Yun ang kanyang bahagi. Magbigay siya ng pangako. Ano pa rin? Ang tungkulin naman o ang bahagi naman ng tao ay sumunod. Manalig sumampalataya, magpasakop sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos. Kaya nga, inatasan ni Moses ang kanyang mga kababayan. Natuparin ang bahagi nila sa kasunduan dahil alam nilang magiging matapat ang Diyos. At sigurado, kapag ang Diyos ang nangako, 100% maliwanag pa sa sikat ng araw, tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang Diyos kailanman ay hindi sumablay, hindi siya nakalimot sa kanyang pangako. Sa totohanan, ang kanyang bayan lamang, ang mga Israelita, ang malimit na nagkukulang. Pero sa kabila noon, ang Diyos hindi pa rin nagbabago sa kanyang pangako. Laging naroon yung pag-asa. Kaya nga sinabi niya doon sa Chronicles, ano? Along from on, chapter 7, verse 14, kung magbabalik loob lang, kung magsisisi lang, ganito, ganito, ibabalik niya ang kasaganaan. Kasi pangako na ito ng Panginoon. Hanggang sa ating panahon, nung makilala natin si Kristo, bahagi tayo sa mga tao na pinangakuan ng Panginoon. Tandaan natin, hindi pwedeng mapako ang pangako ng Diyos. Amen. Amen. Ngayon, tingnan natin kung ano ang mga pinangako ng Diyos at ang bahagi ng mga Israelita sa pagtanggap sa pangako ito. Pagkala natin ang buhay ng mga Israelita, paano sila pinangakuan ng Panginoon? Una, sa ating pagsunod o sa pagsunod ng mga Israelita, kasabay ang pangako ng Diyos. Ibig sabihin, kapag sumusunod ang bayan ng Diyos, kasabay na doon yung pangako. No? Hindi mo kailangan maghintay.
Hindi mo kailangan magbasa ng marami pang mga barangay clearance o kung ano-ano pang mga requirements. Kung ito yung scholarship, ay kailangan mong pumunta pa sa school, humingi ng iyong copy. Sa Panginoon, wala namang maililigil. Sumunod ka lamang, nandun na kayong kanyang pangako. No? Sa araw o sa oras sa pangailangan mo, minsan maaaring ma-delay. Para ba po na-delay ang pangako ng Diyos? Pwede hindi agad dumating. Pero hindi siya kailanman naging delay. Okay ba yung na-delay? Naantala. Pero hindi naman muli ang kanyang pangako. Laging kasabay. Sa panahon ng iyong kailangan, at minsan nga sa totoo lang, kapag ito'y kanyang anak, hindi ka pa nga humihingi. Alam na niya ang kailangan mo. At ibinibigay na niya. Hallelujah. So, ito'y pangako ng Panginoon. Tingnan natin, balikan natin yung 8:14 ng Deuteronomy. Sundin ninyong mabuti sa verse 1. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Ano po ang kasunod? Para mabuhay kayo ng matagal at dumami. No? At makapanirahan sa lupain ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Gusto ng Diyos na maunawaan ng mga Israelita na bago pa man ipinanganak ang sinuman sa kanila, nais na silang pagpalain ng Panginoon. Sabi, hindi pa nga sila nagiging tao kasama na yung pangako ng Panginoon. Maging sa mga taong lalapit at mananampalataya, hindi pa man sila nakakilala sa Diyos, nandiyan na ang pangako ng Panginoon. Naghihintay. Kailangan lang tumanggap at pakakilala at sumunod. Kaya napakalaga po ng pagsunod. Isang, ito yung pinagtatalunan ng mga ibang mga pastor, mga iglesia, mga katuwa. Hindi na daw mahalaga ang utos. Kasi kung walang utos, wala kang susundin. Sabi, dami mong hindi mahalaga ang utos. Hindi mahalaga ang pagsunod. Mahalaga ang pagsunod. May mga tinatawag silang mga grace or hyper grace o anumang grace. Ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay upang ikaw na isang ordinaryong tao ay magkaroon ka ng extraordinary kakayahan upang masunod mo ang utos ng Diyos. Yun ang grace ng Panginoon. Dati hindi mo kayang sumunod. No? Katulad nung binatang mayaman. Ano ba? Nasunod mo ba ang lahat ng utos? Opo, lahat. Bibigay ako na ikaw po. Hindi ako kumapatay. Hindi ako nangangalun niya. Enso. Abay, okay. Malapit ka na sa paghahari ng Diyos. Ito na lang ang kulang. Ipagbili mo ang ari-ari ano. Utos din yun eh. No? At siya tumalikod na lungkot. Kaya sinabi ng Panginoon, napakahirap pumasok sa karirang Diyos ng isang mayaman. So hindi mo sabihin ng mayaman, walang karapatang maligtas. No. Mahirap ang tao, ang kanyang pagtitiwala ay nasa kanyang kayamanan. Hindi, kailanman sinabi ng Diyos, hindi niya kalooban na tayo yung mga. Actually, kalooban nga ng Diyos na ipagpalain at tugunin ang lahat ng ating pangailangan. Pag binasa pa nga natin ang Deuteronomy chapter 15, kalooban niya nga ikay maging pangunahin pa. Kalooban niya ikay maging mas mayaman pa. Bakit? Para, alam niyo, ang tao kapag ikaw ang nagpapahiba, ikaw nagpapahiba. Siyempre, nasa ilalim mo yung pinapahiba. Mababait sa iyo ang mga tao. Kapag ikaw may-ari ng isang kumpanya, ikaw nagpapasweldo. Abay na ito na ng mga tao ay mabait sa iyo. Kaya kalooban ng Diyos ang mga mananampalataya ay maging masagana at maging mayaman. Pagamat hindi naman yun ang ating pangunahin dyan kung bakit natin kinilala ang Diyos. Pero kalooban niya ito sa ating buhay. Kung paano kalooban niya ang sakit at karamdaman ay ang sakit at karamdaman ay makaranas ka ng kagalingan, kalooban din niya na patugunan ang iyong pangangailangan. Amen? Gusto ng mga gusto ng mga maunawaan ng mga Israelita na bago pa man sila ipinanganak, pinagpala na sila. Nais nila silang mabuhay o mamuhay ng matagal at dumami. Kalooban din ng Diyos ang mahabang buhay. Okay? Pero isang buhay na may kahulugan. Ha? Maging mabunga, sabihin, maging fruitful ang ating buhay. Hindi lamang bilang, hindi lamang sa bilang, ha? Kundi maging sa uri o klase ng pamumuhay. Isang buhay na may kabuluhan, significant life, no?
Ano mo naman ang napakahabang buhay kung wala ka namang kwenta? Di ba? Sabihin, may kwenta. Sabi pag may kwenta, may naokwenta. May nabibilang. Hindi lamang yung haba ng iyong buhay at dami ng iyong hiningang ibigay sa ibabaw ng mundo. Kundi naging makabuluhan ang buhay mo sa lahat ng espeto. Amen? Amen. Maging ikaw man ay pastor, inhenyero, abogado, ano pa man, politiko. Hindi makisinabi ng Panginoon, hindi na. Ang tutukusin nga, ang Diyos na anak talaga ng mga hari. So, yung iba nga lang po na, maging sa totoo lang, nalulungkot ako. Isa, ganun din ako nung una eh, pag sinabi yung politiko, para ba, madumi ang politiko, hindi nababagat. Ay, papaano mainit nyo yan sa hat? Ang mga politikong tao, kung sila hindi mo lalapitan at ay ipagkaibigan. Di ba? Paano mo ma-impluensahan ang mga negosyante? Paano mo ma-impluensahan ang iba pang mga tao? Kahit ngayon nasa kulungan, sabi nga ng Panginoon, dalawin ninyo. Sabihin, meron ba naman nakakulong na mabubuting tao? Kung meron man, bihira lang yun. Pero bakit sinabi ng Diyos? Para impluensahan mo. Sapagat lahat ay mayroong puwang para sa pagbabago. At ang may kakayanan lang bumago sa sino man. Higit sa lahat ay ang Diyos. Amen? Amen. Hallelujah! Kagustuhan niya na maging maunlad ang kanyang mamamayan. At dinadala niya sila sa lugar na makusahan. Pwede itong mangyari. Kasi hindi ka nang pwede basta yung mama na ginakatunga na eh. O wala kang gagawin. Kaya doon ka dadalhin ng Panginoon. At syempre, sino nga ba ang ating mga mga? Kaya nga siya'y naglagay ng halinang apoy. Pag lumakad, ang halinang apoy kung gabi, kahit sila ay gabi na, dapat na matulog. Pero pag lumakad ang halinang apoy, kailangan lang bumangon at paglakbay. Pag araw naman, at tumigil, o kailangan lang tumigil, titigil din sila. At kung saan nandun ang direksyon ng halinang apoy, na siya kumakatawan sa Diyos, doon sila dadako. Yun ang kanilang gabay. Yun ang Panginoon. Yun ang Panginoong Jesus. Yun ang ating gabay. Ano po ang nangyari? May mga grupo ng mga Israelita. Yung grupo ni Korah. Hindi si Korah na. Korah. Pangalan. Propeta yun. Dalaki. Eh gumawa ng kanila. Hindi pa lumalaan ang apoy. Hindi pa lumalaan ang haliging apoy, ang haliging ulam. Eh gusto na natin, maaaring ba ikaw nga? Kayo na lamang ang pinapakinggan ka. Ako naman ikiling ko din ng Diyos. Gumawa ng kanilang paglalakbay. Ano po nangyari? Napahama. Kinain lahat ng lupa. O napahama sila ng abay. So kailangan po magtiwala at sumunod sa pamantayan ng Panginoon. Ipinangako pa rin ng Diyos ang patuloy na pamumunga at paglalaan ng provisyon sa sino mang magtitiwala. Yan. Hindi kayo karapat dapat na tumanggap ng mga pagpapala ng Diyos at hindi natin ito. Hindi naman ito pinagtrabahuhan ng mga Israelita. Imagine ha, hindi sila doon nagtatrabaho. Kasi una, disyerto, wala naman silang magagawa. Kung tutusin, anong karapatan nila para sa pagpapala? Ano karapatan nila para kumain? Wala naman silang tinatin. Ano karapatan nila na makapagsuot ng mga na maayos sa damit, maayos sa sandalyas? Hindi naman sila bumibili ng trabaho. Wala silang karapatan kung tutukusin. Pero, wala, hindi sila karapat dapat na tumangga. Unang-una, pasaway pa minsan. Pero sa kabila noon, pinagpala pa rin sila ng Diyos. Bakit? Kasama yan sa kanyang pangako. Basta ikaw'y bahagi ng kanyang bahay. Ay lalong paghigit kung ikaw'y sabi nga ng Bible eh, sabi nga ng kanyang salita, ang Diyos nagpapaulan sa mabuti at masama. Gano'n pa kaya kung ikaw'y anak niya? Tapos masunurin ka pa? Hallelujah! Anong dahilan para hindi ka pagpalain ng Panginoon? Kapag tayo'y sumusunod sa kanya, dinutupad natin ang ating bahagi sa kasunduan. May kasunduan. Ang Diyos, walang problema. Kaya-kaya niyang tuparin ang kanyang bahagi. Tayo ang tinatanong. At kapag tayo sumusunod, tinutupad natin yung bahagi natin sa kasunduan.
Ang pagsunod na ito ay isang pagpapakita ng pananampalataya na naglalagay sa atin sa posisyon na kung saan matatanggap natin ang lahat at inihanda niya para sa atin. Hallelujah. Ang pagsunod natin sa Diyos ay isang pagpapatunay ng ating pagtitiwala sa Kanya. Kapag tayo sumusunod, ito ay bunga. Kaya nga hindi pwedeng walang pagsunod. Katulad ng sinasabi ng ibang mangarap, hindi na daw mahalaga ang utos. Kapag anong yung susundin kung walang utos? Kaya nga ibinigay ang kautusan para sundin. Ngayon, wala nga nakatuban. Kaya ang Diyos ay bumaba sa lupa. Nagkatawang tao sa kalagayan ni Jesus at sa pamagitan ng ating panalangin at pagtanggap sa Kanya na nasa atin ang Kanyang Espiritu, ito ang biyaya. Bigyan tayo ng kakayanan. Yung mga bagay na imposible natin paggawa, magagawa natin ngayon. Yun ang biyaya, bigyan ka ng kakayanan na sumunod. Bigyan ka ng isang bagong puso, ng isang bagong Espiritu. At sabi ng Ezekiel chapter 26:36-37. Ang pagsunod natin sa Kanya ay bahagi at ito ay pagpapakita o pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Diyos. At pagiging panatag sa Kanyang pangako o provision ayon sa kasunduan niya para sa atin. Ano po sabi ng Isaiah 1:19. Hindi nyo ngayon gawin memory verse. Wala pa ako narinig ng memory verse yan. Isaiah 1:19. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Kung susunod, pagpapalain ko kayo. Hallelujah! O, pangalawang bagay na po tayo. Palaging alalahanin ang patnubay at paggabay ng Diyos. Lagi nating alalahanin ang kanyang patnubay at paggabay sa atin. Sabi ng verse 2 and 3 ng chapter 8 ng Deuteronomio. Alalahanin ninyo kung paano kayo binabaya ng Panginoon. Always remember ha, na ang inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 years. Ginawa niya ito upang turuan kayo magpahumpaba at sinubok niya kayo upang malaman kung talaga ang nilalaman ng inyong puso kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Ibinaba niya kayo sa pamagitan ng paggutom sa inyo at pagkatapos, binigyan niya kayo ng mana. Lahat ng bagay nakaplano sa kanya. Kasi alam niya matigas ang puso ng tao. Di ba sabi ng salita niya, no? Talagang matigas ang puso ng tao. Matuming, talagang makasalanan. Pero ang Diyos din ang gumawa ng paparoon. Kaya, yung nangyayaring pandemya sa aming paligid, wala tayong dapat sisi. Ito'y pinapahintulot ng Diyos. May mabuti siyang dahilan. Lalo tingin sa kanyang mga. Hallelujah. May mabuti siyang dahilan. Isang klase ng pagkain na hindi nyo natikman maging ng inyong mga ninuno kung pagmula. Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao sa bawat sa para tayo magtiwala sa kanyang mga mga. Diba naranasan namin sa maraming pagkakampo? Kasi hindi mo na alam kung ano yung bago. Ang pinagawaan mo lamang ang pinagawaan. At naroon ang kanyang biyaya. Hindi mo pa mayaman na inong wala. Anong mawi-withdraw mo kung wala ka namang i-deposit sa bank. Pero alalahanin mo, i-deposit mo ka na kayamanan sa Diyos. Kailangan alam mo lamang yung pinto. Eh kahit pa anong galing mo sa pag-withdraw, anong dami ng pera, hindi mo naman alam mo yung password. Hindi mo ba sa pera? Sinayawang ko na ika eh. Naalala ko yung isang kwento. Nung una, mayroong isang galing sa mundo, kumaba ng July. Eh di ba nung una yung mga in-one na ako sa ngayon, hindi na naman ganun. Bottled water na. Yung may mga inuman, ano, yung pinatapaan ng okay. Ano lang ang pangting? Tapos lalo sa tubig. Nasahod ka lang gano'n. O kaya naman, may hawak ng baso. Inuman na. Lamig pa tubig. Eh, may bumaba. Hindi ko na ko yata na panahon ko. Dahil na niya ba? Sumaho din. May binuha din nga lang.
hindi naman titingnan yung paa. Tumunto. Ganoon. Eh, ginaya niya. Hindi naman siya tumutuntong. Hindi na tulot tubig. May pantay ulit siya. Babae naman. Yung babae. Bago lumapit, may nagsalmin muna. Nag-ayos. At saka lumapit, inuntuhan, sumahon, at nakainom. Ah, ganun pala. Ay, pala may salamin. Humirap pa sila salamin sa babae. Inayos sila kayo sa sarili. Hindi naman tinutugtungan. Pero kasi yung tinutugtungan yung pedal, ano? Tulo at tubig. Pam! Ang tawag. Mag-open yun. Pinaka-button niya. Pinaka-switch niya. Para tumulog. Hanggang sa lahat ay ginawa. Meron namang mga kabataan dumating, pasayaw-sayaw, tinuntungan, uminom. So, nagsayaw din siya. Pag tuwi siya naroon, hindi wala na tulo. Galit-galit pang bihira. Masyado ikang, kaya ikaayaw ko dito sa syudad. Ay, dinisen lang ika ito para sa mga taga-syudad. Kaya pumalik ulit sa mundo. Hindi niya nag-enjoy ko. Hindi siya nakainom ng tubig kung siya nasa syudad. Kasi hindi niya alam yung gano'n. Ang magandang balita ay tinuro sa akin ang isang tama. Sumunod lang tayo sa kanya. Gawin lang natin yung ating bahagi. Nandun ang biyaya ng Panginoon. Amen? Kilala ng Diyos ang kanyang mga mamamayan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong bingan yung sarili sa ibang tao. Kilala ka ng Panginoon. Espesyal ka sa harap ng Diyos. Hindi siya nagtatangin ng tao. Ulit-ulit, silang hindi naging tapat sa kanya at nauuwi sa pagtitiwala sa mga disdiyosan. Di ba? Umakit si Moses, sandali lang ako lang ay mag-aayuno. Eh, naghahanap sila ng Diyos. Kinulekta mga ginto ng mga mamamayan. Nagbuo ng guyang ginto. At yun ang kanyang sinamba. Madaling makalimot. Bago nila pasukin ang lupang pinangako sa kanila ng Diyos, inutusan sila sa magitan ni Moses na lalahanin siya at lahat ng ginagawa niya para sa kanila. Tinuruan sila ng Diyos na magpakumbaba upang maunawa nila na ang mga tao ay hindi nabubuhay sa pagkain lamang. Upang ganap silang umasa sa kanya para sa pagkain nila sa araw-araw. Ipinagkaloob niya ang pagkain na hindi nila kilala na tikman at hindi nila maitatabi para sa susunod na araw. Tunay yon. Ang pwede mo lang kuhanin doon sa mana ay yun lamang kakain mo sa loob. Nais ng Diyos, magganap na magtiwala. Kaya ang totoo, kaya hindi sila nakarating doon sa lupang pangako kaagad. Dapat 40 days lang. Kaya inabot ng 40 years dahil sa pagiging pasaway ng kanyang mga puso. Mahilig silang gumawa ng sariling kaparaanan. Nagutuon na yung, ano, baka bukas kayo hindi na uli umulan. Ay kukuha ng madami. Pag kinabuhasan, magugulat sila. Inuod ang pagkain na kailang inuha. Sinabi na ang instruction ng Panginoon, huwag kayong kukuha ng sobra. Yun lamang sa patahing ng iyong buong sambahan. Ay yung mga tao naghahangad pa ng sobra. Dinisiplina sila sa pagdisiplina. Gaya ng pagdisiplina ng isang ama sa kanyang anak. At dahil nais niya mamuhay, sinaayon sa pamaraan at makatanggap ng kanyang pagpapalang. Katulad din ng isang magulang. Walang magulang kahit gano'ng kayaman ng lahat ng kanyang pamana sa kanyang anak ay ibibigay sa kanyang murang kita. Kailangan muna siyang lumaki at magulang sapat na pait. Sabi sa Tagalog. O maturity o estado. Kapag naabot na niya yun, eh kahit buhay pa rin magulang, may enjoy mo. Pero walang batang bibigyan ng kanyang ama na naglalaro lang, pupunta lang ng mall, sasabihin, anak, 1 million, bumili natin yung laruan. Siguro napalaki na, umayamayong na napalaki ng 20,000, 10,000, pagpapaspo, yan, mabili ka na kailangan ko. Sa naman, ahali mo ng bata, 1 million, lalo ko yung ipipitupang taon, di nun alam kung paano gagas na sa'yo. So, ang kailangan sa kanya ituro, na higit sa lahat, ay yung paano siya mabuhay ng maging isang mabuting mamamaraan sa mabuting anak habang lumalaki. Kaya importante yung disiplina.
Ganun din ang Panginoon sa kanyang bayan. Nasanay sila sa mga ugali, kadulad ng sila nasa Egypto. Kaya, bago sila nakarating sa lupang pangako, tinuruan siya ng maraming bagay. Nung sila ay nagutom, pinahain sila ng Diyos sa makita ng pagpapadala ng mana at pugo. No, makikita natin ito sa Exodus chapter 16. Hindi nila alam kung ano ang mana. Hindi nila alam. Kaya ang sabihin ng mana ay ano ito. Hanggang ngayon ang tawag nila doon ay ano ito. Siyempre, nagsalin sa Tagalog, mana o sa English. Pero ang ibig sabihin ng salitang mana, ano ito? Ang alam lamang nila ay ipinagkaloob ito ng Diyos upang hindi sila magutom. Nagalit sila sa Lord. Kami may dinala mo dito, Moses, sa ilan? Ano kami mabubuhay? Wala kami pagkain. Alam niyo ba yung mana? Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, yun ay pagkain na kumpleto ang pangailangan ng konta. Pinatamis ng honey, parang isot meron isang hapon. At tamang-tama yung tigla. Hindi ka magiging diabetic, hindi ka magiging tama sa iyong cholesterol. At isipin mo, sa loob ng 40 years, walang nagkasakit sa kanya. Maliban kay Miriam. Kaya nagkasakit, sumuway sa Diyos. Hindi dahil sa kinakain. Yun lang, nagkaroon ng keto. Pero dahil sa kanyang pagsuway. Pero yung mga tao, walang nagkasakit. Dahil tama ang pagkain. Eh, ang Diyos ang may disenyo ng pagkain, perfect para sa katawan ng mga tao. Yun ang kinakain nila. Eh, ngayon, hindi ko masama yung mga fast food, mga pagkain na bibili natin sa mga food chain, mga fast food, tawagin. Pero kaya lang, alam naman natin kapag yun ang kinain mo umaga, naghali, hindi mabuti sa katawan. Kaya nga po, ang Diyos ay nabigay ng halaman, mga tamang pagkain. Actually, nung una, bago pa nagkaroon ng baha, kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, no? Eh, hindi naman pinapakay sa tao ang mga isda at mga hali. Babasahin mo yung Bible, parang kulang, bulay ang pinapakay sa tao. Pero dumami ng mga sakyarap-tama, mga sakyarap-tama. Lahat kahit mo kinakain, lalo sa ibang bansa. Ay nga sa mga, sa siyensa, sa pag-aaral, yung ng coronavirus galing daw sa bats kasi kinakain daw yung pati daw yung paniki. No? Sabi nila. But anyway, so lahat kinakain. No? Meron nga mga pagkainan ba dyan sa may Laguna at dito sa may Chinatown natin. Ako tawagin ay exotic food. Kung sinabi exotic, hindi mga makakain mo yung hindi karaniwang kinakain ng tao. Sabihin, mga pagkain ng asawa, mga yung mga itlog ng baka, o ano mga pagkain. At pagkakamamahal. At ang dami kumakain. Sa kabuuan ng pananatili natin sa disyerto, nila sa disyerto, sa panahon ng kanilang pananatili sa disyerto, matapag na pinagkaloob ng Diyos ang lahat ng kanilang kailangan, ipinagkaloob din nila ang anumang pati tubig, nadudoon, ano, lahat. Ipinagkaloob din sa atin ngayon ng Diyos ang ating mga pangailangan. Gaya ng ginawa niya sa Pusin. Sa ating panahon, ibinibigay din ito ng Panginoon sa kanyang pamahalaan. Ang kanyang pagpapala ay hindi lamang mga material na bagay. Nais niyang mamuhay tayo sa bawat salita ng Panginoon. Nais niyang magkaroon tayo ng makabuluhan at masaganang buhay. Pangatlong bagay, ibinigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Siyempre, maging material, maging pag-isiplina, lahat. Hindi lang material na bagay. Lahat ang ating kailangan. Sabi ng verse 4 and 5 ng Deuteronomio, sa loob ng 40 taon, hindi na luma ang mga damit ninyo at hindi na magaang inyong mga paan ninyo sa paglalakbay. At dapat ninyong makisip na gaya ng pag-isiplina ng Ama sa kanyang anak. Ang Panginoon ng inyong Diyos ay dumidisiplina rin sa ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang kasunduan. Yung kanyang bahagi, sigurado
tapat ang Panginoon. Inisip niya na hindi lamang ang pinakamalaki nilang pangailangan, kundi maging ang mga maliit na bagay na magbibigay sa kanila ng kaginhawahan. Pati damit, hindi naluluma, ay kahit gaano kamamahalin ang damit mo, pagkaraan ng anim na buwan, pag ito'y araw-araw mo'y sinuot, ay magiging yabot ang tawag natin. Kahit anong pag-iingat mo, naluluma, ito 40 years. At imagine ha, nadadagdagan ng tao, siyempre nanganganak yung mga mag-asawa, kahanak, napuprobay, pati damit. At ano sabi ng Bible? Hindi naluluma. At saka nakakita ng sandals, na apat na puto ka naglalakbay, hindi rin naluluma. Pag lumalaki ang paa mo, eh siyempre lumalaki din yun. Hindi sumasakit ang paa. Nung una, pag ito ay naalala ko sa araw ng tiyak sa ikatalima, yung kasama ko. Pinapukwentuhan namin yung sapatos. Sabi nung una, ika, pag sinabi ng rubber shoes, pang basketball na, pang takbo na lahat na. Ngayon, iba na yung pang basketball, iba yung pang takbo, iba yung trail. At talagang iniakmas pangilangan ng iyong pangalan. Pero wala pa nakagawa ng perfectong pag-iho yung sapatos na hindi makapapagod. Yung hindi makapamamaga. Kahit gaano kaganda rin sapatos, naalala ko ang kwento ni Luger, yung kanyang isang kasamang manakot, tumakbo ng pagkakalayo-layo. Parang may 200 kilometers sa umutanda. Hanggang Bicol. Eh talagang yung sapatos ay nagkutkod. Nagsugat ang paa. Pero ito, imagine ha, 40 years sa ilang, hindi na luma ang sandalas. Hindi na luma ang damit. Walang sinabi ang mga lakos, mga boss, wala. Hindi na luma. Ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan. At ang tawag doon ay extraordinary thing. Hindi yung karaniwan. Mangyayari lang yun sa buhay ng kanyang mga tao na nananalim at nananalatay sa kanya. Sa akin at sa iyo. Amen. Isang hindi natin alam ang gagawin. Isang akala natin pangit ang isang bagay na pangyayari. Bahagi lang pala ng pagdisiplina. Pero ang totoo nun, upang tayo ay matuto at mabuhay na kayo. Hallelujah. Inisip niya na hindi lamang ang pinakamalaki na ilang pangailangan, pati maliliit para saan? Para kuminhawa ng pamumuhay sa loob ng 40 years. Sa 40 taong paglalakbay sa disyerto, hindi naluma mga damit nila. Ito ay may tuturing din isang himala. Talagang himala, ano na. Maliban pa dito, hindi na maga ang paa nila. Sa kabila na ng mahabang paglalakbay. Hindi man sila binigyan ng Diyos ng mga bagong damit, pinag-alagalaan naman niya ito sa loob ng 4 na dekada. Hindi naluluma. Imagine ha. Tulad nito, hindi lamang pinag-alagalaan ng Diyos ang ating mga pangailangan. Pinag-alagaan niya ang mga pinag-alagalaan niya sa atin, hindi niya tayo pinabayaan mag-isa. Inalalaya niya tayo. Inalalaya niya tayo. Kaya walang dahilan upang tayo magpapiwala sa Diyos. Sa Kawikaan 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Kapag ang biyaya at pagpapala galing sa Diyos, hallelujah. Ito ang tunay na kayamanan. Alin mo ang isang kayamanan na kung saan ay nagdudulot naman ng kapighatian. Ang pagpapalang galing sa Panginoon, hindi nagdudulot ng kapighatian. Hindi nagdudulot ng pag-aaway-away. Pag-ulang ay nawala na, ang medyo may kaya, ay yun sa mga nag-aaway-aaway yung buong pamilya. Pero, ang biyaya ng Diyos ay hindi gano'n. Kung kaya magtiwala kayo sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Sinabihan sila ni Moses na bibigyan sila ng Diyos na kakayahang maging mayaman, maunawaan man nila
kung ano ang ibig sabihin nito o hindi. Sinabi ni Moses na ito ay tiyak na mangyayari dahil bahagi ito ng kasunduan ng Diyos at ng kanilang mga ninunog. Bago man ito maranasan at bago man sila makapasok sa lupang ito, sinabihan na sila ni Moses na magpatuloy ng pagtitiwala sa Diyos. Siya nagbibigay ng kakayahang maging mayaman. Amen. Ang Diyos ang nagbibigay. Mahal tayo maging mayaman sa kukita ang sarili ng lakas, pero sandali sa mga mga. At saka, yung tunay na kaligayahan, eh sandali lang. Pero kapag ang Diyos ang nagbibigay, nakakayahan sa inyo upang nagbibigay. At nagbibigay ng bigay. Kaya nagdudulot ito ng nagkakayapaan ng kapag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 p
abilidad o sa mga provisyong kanilang nadapatan. Ano ba na natin na isa tumatik sa ating buhay at sa akin naranasan po? Isang naranasan ng maraming, maraming masagama. Pero naranasan parang naubusan lahat. Eh, meron kang pangailangan. Pero alam nyo ba, ang Diyos ay sinabi ng malam. Ng isang malam. Amen. Ang pagkumingi ka sa kanya, pagkailangan ng ibigay niya. Pinuprovide niya. Sabi lang niya, dito tayo magtapos. Sa 8 verse 18, na Deuteronomy chapter 8 verse 18. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbili sa inyo ng kakayahang maging mayaman. Hallelujah! At ginawa niya ito para matupad niya ang niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginagawa niya ngayon. Ang salitang ito ay buhay na buhay. Kung ang paparo ito ay pinangako ng Diyos sa kanyang bayan, tandaan, ito rin ay pinangako ng Diyos sa iyo at sa akin. Binibigyan tayo niya na kaya upang pati mayaman sa gana. So, maaaring iba-ibangalan ng paraan. Ano? Iba-ibangalan ng pamaparaan ng Panginoon. Pero mahalaga, matiyak natin na yung kayaman na dumarap at yung pamaraan ay galing sa Diyos. Kailangan natin sumunod, magtiwala, alalahanin natin, alalahan natin, at panghawakan natin ang kanyang mga maranasan. Sabi nga lang sa mga kaibigan, kung pilitin ang sabahin, na hindi ka naman parang. Kahit matabalita mo, palaki-palaki ka sa bakery, pagbibigay, hindi mo pwede lahat ng tao ay bakery ng trabaho. Hindi pwede lahat ng tao ay puro trabaho ay puro doktor, puro abogado. So may merong kanya-kanyang linya. Siyempre. At alalahanin din natin, ang tunay na kayamanan ay hindi lang ang bata ay yung materya sa dali lang yung mga puso. Hindi ko sinasabi po siya na sinumpa ng Panginoon, alam ko may kabiyayan ko siya sa gana sa akin namin. So pagkat bago siya ay bumalik, tapos lang ang kamahala, mag-aral, mag-aralan niya. Pero po ay isang kaibigan, nakaibigan pasto, mayaman, doktor ang anak, arkitekto ang isang anak, naka-COVID, nasa ospital na, eh namatay pa rin. Pero hindi sabihin, pinabayasin ka ng Panginoon. Hanggang doon lang yung kayang takbuhin. Nakahanda ang lahat. Kung nabalita niyo si Pastor Sam, at naging guest na, kinuha na ng Lord, ang laki-laki ng mga church. Pero ang maganda eh, nakita mo yung katatagan ng pamilya. At nagpapatuloy sila, lalo rin ang lalo sila nag-alam sa mga. So, yung kamatayan ay bahagi na rin ng buhay nila. Hindi natin na alam kung saan ang mahalaga, matapos natin na maayos ang buhay nila. Maranasan natin na tayo sumagana, maging buhay tayo pag ito, magawa natin ang pinapakuha ng Diyos, at lalo kikita ng malagawa. Kapag alam natin na meron kang kakayahan para ikaw ay umarap. At alam mo ang dahilan, para ka magpapala ng Diyos. Para lang sa isa rin. Kung para sa sarili, ayin mo natin yun. Hindi naman tayo mananatili dito habang panahon sa mundo. No? Pero yung mga gagawin at yung mga ginawa para sa kanyang kaharian, wala ka na sa mundo. Sigurado. Yung iyong mga panalangin, wala ka na sa mundo. Hindi nawawala yun sa puso ng Panginoon. Manalala ko yung isa nating kapatiran. Sabi niya, Pastor, mula pa noon, pinapanahin ko na aking pamilya.
hanggang aking ang ako. At pagkisay ako na sa tuwod, pinagpepe. Pero bakit hanggang ngayon eh? Parang hirap pa rin silang ahay sa mga. Eh, ay, talaga yung nalalaan sa ay, kaya mong nalalaan. Hindi nyo po tungkulin ang tuparin at sagutin ang inyong panalangin. Tungkulin ka ng Diyos. Ang trabaho lang natin, malalangin. Hindi na papangiti sila. Ang maganda naman po doon sa ating kapatid. Hindi sa sumuko. Kahit nga nasa sermon lang po na nare-review, hindi pa rin sa sumusuko. Patuloy pa rin sa kanyang pananalangin. Kung maaari nga lang, lahat na yata ng gawin, gusto niyang dalungan. Kahit ang buong na kayo sumamot, eh, di kaya ko lang, pastor. Kasama rin ito. Tama rin dito. At tuloy pa lang pinawihan sa nating pati. Pero alam niyo ba, naitin ako, yung kanyang mga hiling sa Diyos at panalangin, hanggang ngayon, nakikita ko isa-isang tinutupad ng Diyos. Wala ka na sa mundo. Pero yung panalangin mo na ginawa, hindi nawawala ang bisa sa harap. Pero yung kayamahan at pakikinawala, wala na yun. Eh, pag hindi mo nihanda yung pamilya, yung anak, no? Yung kayamahan ang minubos, ako saglit lang yan. Pag nalulong yan sa online sapo, ay ubos. Nalulong sa kasino, sabihin, kapag hindi mo nihanda. So, ang importante, yung pagdisiplina yung mga. Yung kahandaan ng Diyos. Dahil walang problema, Biblia parang sa akin. Yung mga may sumagana at yung mama sa lahat ng aspeto ng Diyos. Tayo mo ito ngayon, manalangin.